Chin, yung camera, bati ka muna. Binabati ko nga po pala yung nanay ko, kay nanay Nena, kay Uncle Ferdy, kay Daddy Boy, sa mama ko na nasa Japan, sa kapatid ko, tsaka sa mama ng asawa ko. Hello po, I love you. Okay, teka. Asan mama mo? Nasa Japan po. Hindi ka po totaling mama yun, Kuya Pin. Half mother lang. Adopted niya po ako. Ah, adopted ka. Asan yung tunay mong nanay? Lapit ka sa mic. Hindi ko po alam eh. Pinanganak ka lang, hindi mo kilala nanay mo? Tatay mo? Hindi rin. Okay, ayun. Tanong ko, Chin, ilang taong ka nang ikaw ay nanganak? 14 po. 14 ka? So 13 years old? 14 din po, Kuya Bill. Bali, ano po kasi yun? March po ako nabuntis, tapos December po ako nanganak. So at the age of 14, siyempre meron ka na, eto bang lalaking to kasama mo sa buhay mo? O etong lalaking to nagka-baby ka, siya ba? Opo. Tatay? Opo. So magkasal ba kayo? Hindi po. Hindi pa po. So mo siya nakilala? Bali, ano po, Will, maglaban po kami sa dance competition dati. Tapos, hindi ko po alam na yung pinapasukan ko pong school, doon din po siya nag-aaral. Kaya doon po kami naging close lalo. And then, nagka-relasyon kayo? Apo, doon po kami nag-aaral. So, alam ng mama mo na nag-adapt sa'yo? Hindi. Nung una po, hindi niya po alam na may boyfriend ako. Kaya po... Hindi, nung nabuntis ka? Opo, ano po kasi... Paano mo explain? Ano po, nung nalaman ko po na buntis ako, 1 month po yun na nag-PT kami. Tapos, ginawa ko po, so sobrang takot ko po kasi hindi ko alam kung... Oo, maata ka pa eh, 14 years old. Ah, 13 eh, oo. Okay lang, okay lang. O, tapos? Nag-iman lang po ako ng sulat kasi wala po sila doon eh, ni Daddy. Sila na lang po yung nagsabi doon sa umada po sa akin na ganun. Sabi niya, lumayas na daw ako. Siyempre, natakot po ako eh. Kaya ginawa ko po, nung dinala ko na po lahat ng gamit ko pagkatapos ko po iwan yung sulat na yun. Tapos dumiretso na po ako dun sa ano, boyfriend ko po. Kasi dun, alam ko po. Tinanggap ka naman ng pamilya niya? Opo, tinanggap naman po niya ako. Tinanggap ano po nila. Pakilala mo. Sige. Pinapakilala ko nga po palang napaka-cute at napaka-sipag kong asawa si June! Hello, magandang hapon po kayo, Will. Ilang taong ka na? 21 po. Bata. Ilang taong ka na naging tatay? 17 po siya nung nabuntis ko siya eh. 17 po ako. 17 ka? Apo. Siya is 14? Apo. So itong anak nyo? Yan, ang cute eh. Sige, ano gusto mo sabihin sa ano? Nanay na anak mo? Pasensya ka na kung nasira ko yung kinabukasan mo. Kasi Kuya Will, dapat nung March siya nabuntis, August, pupunta na siya ng Japan. Kasi pinaiba yung pangalan niya eh. Kaya doon nabuntis ko siya. Parang... nagalit sa kanya yung mga kasama niya sa buhay. Tinakwil po siya. Kaya po ngayon, parang gusto ko sabihin na ano, salamat. Kasi kahit ganyan yung nangyari sa atin, ikaw pa rin yung pinili ko. Kasi nasa isip ko kayo, Will, dahil D7, parang ako, gusto ko siya, gusto ko ipalaglag yung bata eh. Kasi wala pa ako sa ano eh. Ginabayan lang talaga ng magulang ko, kaya sabi sa akin, ituloy ko yun. Pero hindi ko sa inyo sinabi na gusto ko ipalaglag yun, nasa sa akin lang. Tapos sinabi ko lang sa magulang ko. Sabi ko lang ng magulang ko, ipagpatuloy ko daw yung gusto mong mangyari. Sige, ano gusto mo sabihin, Kitchin? Okay lang, sige, John. Kahit na mahirap lang tayo, tuloy pa rin ang buhay kasi ito na yung sinimulan natin eh. Kaya tatapusin natin ito na masaya. Mahal na mahal kita. So yeah, Jin, sa... yan, sa asawa mo. Ang sinasabihin. Mabs, ano, thank you kasi... kahit na alam kong pareho pa tayong bata, ginawa mo yung best mo para sa amin ni baby. Alam ko namang napakahirap magtinda ng isda araw-araw. Pero ginagawa mo para sa amin. Yun lang, nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi mo ko iniwan. Tsaka ano, sorry kasi alam mo naman yung away-bati tayo, natural lang naman yun. Sinimulan na natin to eh, di ba? Yun lang, mahal na mahal kita din. Mahal na mahal kita. At is eh, hindi ba, maganda, magkasama kayo. Yan. Pinaglalaban yung pagmamahalan nyo. Ano gusto mo sabihin sa anak mo, John? Ikaw, biha mo lang siya. Sana lumaki kang maayos. Yan lang po. Okay, thank you. Kuya Will, pwede pong, ano,
chance ko na po kasi ito. Gusto ko pong humingi ng sorry sa akin. Sige, sige. Okay. Quiet, quiet. Ano, Mama Jenny, ikaw na pong bahala magsabi kay Daddy kasi hapon po kasi yung madap sa akin. Ano, sorry, sorry po kasi alam ko namang mataas yung pangarap niya para sa akin. Ginawa niya yung lahat para mapag-aral ako kahit hindi niyo ako kadugo. Sorry, Daddy, kasi miss na po kita. Gusto ko pag umuwi ka po dito, okay na po tayo. Mahal na mahal kita, Di. Nandito yung baby ko. Sana mahalin mo din po siya kagaya na pagmamahal mo sa akin. Alam kong mahirap para sa iyo tanggapin na yung ginawa ko. Pero wala na po akong magagawa eh, nandito na po. Sorry, Daddy. Sorry po talaga. Alam po, mahal na mahal ko po kayo. Sa anak mo, ano gusto mo sabihin? Ayan. Baby, I love you. Mahal na mahal ka ni Mami. Bigyan mo nga mic. Bulaga. Di, bulaga. Ayaw. Lapit mo nga dito siya, ano? Alinga. Alinga. Lapit ang nanay niya. Umiiyak eh. Kunin mo. Sa akin, hindi sa akin. Sa akin niya. Baka humingi ng pera yan. Ayan, eh, mama, si mama. Hindi, mama. Mama. Oh. Siya kong babata niyo pa. Oh. Ano ba? Ito'y aral sa mga bata ngayon, no? Kita niyo ang buhay. Diba? Ang daming nag-iiyakan. Ang daming mga estudyante. Alam, iba na kasi ano ngayon eh. Isang text lang, buntis na eh. Isang Facebook lang, diba? Ano iba? Eh, andun pa rin yung lumang pagkataon natin, lumang ugali. Diba? Bata mo pa, Diyos ko. Magsipag ka iyo. Napakahirap na walang pera pa may pamilya. Palapaan po natin si Chin. Maganda kayo, akin. Sige, okay lang.